Okay, ayan mga boss, bara auto tayo, 2022 model. So, ang problema nito mga boss, nagpaabit ng accessories, MDL at sa ayong LED light, nagpalit ng regulator daw, hindi naman yata. Pero yun ang sabi, tapos battery. Nalulubat daw lagi mga boss. Yun ang gagawin dito kasi lagi raw lubat, so tanggalin natin yung magneto para ma-full wave. Ayun, full wave talaga ang solution mga boss. Once na kayo ay nag-modified or nagdagdag ng accessories tulad ng MDL, itong mini driving light mga boss. Medyo malakas sa sa battery kasi yan nga ay syempre pagka panggabi tayo, kulang na yung magiging charging niyan kasi stuck ang charging, hindi naman yan naka-design dun sa ganyan talaga. Tapos sasamahan pa natin ng LED light. Iba battery operated natin yung headlight ay na ang agawin lang yan ay malulubat lang yan, hindi magkakaigi mga boss, paulit-ulit lang nalubat pag hindi nyo pinul wave. So ito mga boss, tanggal na yung stator, full wave ang solution mga boss. Basta nagpalit nga kayo ng mga ilaw, nagdagdag kayo. So dito sa pag full wave mga boss, yung pinakamadali talaga na i-discarte sa pagpo-full wave, tanggalin nyo lang yung negative. Kasi yung negative, pagdudugsungin nyo lang yon, totoo yon. Gawa ng, yun ay, medyo matagal ko na rin ginagawa yan. Kaya lang, yun ay sa B1 ko pa lang mga boss, ginawa ko na yon. Kasi yun nga yung pinakamadali, hindi ka na maglilipat nung, hindi ka na magpuputol pala nung wire doon sa, galing sa kulay dilaw. Basta, yung kulay din mga boss, pagdudugsungin nyo lang yan, i-float nyo lang yan para maging lighting or yung kulay dilaw. I-re-replace natin yung kulay dilaw ng kulay itim mga boss doon sa stator na yan. So hindi ko na gaanong ipapakita mga boss kasi yun naman ay parang pinalitan nyo nga lang yung kulay. Kasi yung pagbunot natin dito ng kulay dilaw, ang kadugsong na yan doon sa gitna, mamaya kakalasin natin doon sa may likod ng battery. Yun yung magiging kulay itim. Kasi kulay itim, black and yellow yung mga boss, yun ay ground. So yun, isa-isahin natin mga boss kung bakit siya nalulubat. Kailangan talaga nating i-full wave. Full wave talaga mga boss, full wave. Lagi, basta tandaan nyo lagi para iwas gastos. Kasi ito mga boss, naipagawa na ito, palit ng bagong battery. Pero kumakarga pa rin daw yung dating battery nito kasi bago pa lang ay. Pero pinalitan itong 12V9 pang electric start na yun mga boss. Tingnan nyo ito, yung load nya. Dalawang mini driving light yan mga boss, doon sa kabila. Kung tutuusin, malaki na yung battery, hindi na siya malulubat. So, tingnan pa natin yung ibang load nya, tulad nitong LED. Naka-RT dito mga boss. Ayan. Siyempre, pag binattery operated nyo yan, konektado yan dun sa tail light. Yung tail light mga boss ay filament yun. Mas malakas kumain ng battery yun pag binattery operated yun. Tapos dito mga boss, ayan, pinutulan natin yung ground. At dyan ko na yan pinagdugsong mga boss. Dyan ko sa parte nga nilagay para safe. Hindi siya kakalog-kalog. Tapos dito natin yung pinutol. Basta nandyan yung dulo ng magnetic wire at saka dulo ng black and yellow na wire. So dito naman mga boss, ayan, nailagay na natin yung regulator. So kulay-kulay ba? Hindi mga boss. Gawa ng red sa white, pink sa pink, yellow sa yellow, at green sa black and yellow. Lihiwa ang ginamit natin pero makuto ang gumawa nito mga boss. Ito yung pinagpalitan natin. Flash. So yun, may nagtanong sa akin mga boss, totoo bang mahina? So naka-design yan mga boss sa... dinisign niya ng mga engineer para doon sa load na naandyan. Kaya hindi natin masasabing mahina. Nagbago lang tayo ng load. So kapag ka nagbago tayo ng load mga boss, magbabago rin tayo ng charging system. So ganun lang yung simple mga boss. So ayan, makuto na lihwa. Yun yung nabibili rito mga boss. At ayun, naibalik na natin mga boss. Basta naka-full wave na siya. Once na i-full wave nyo mga boss, so ulitin ko. Malakas na yung charging yan. Hindi na yan malulubat. Hindi na kayo mamroblema. Kasi yan ay pag nalubat, mamamalya ang andar niyan. Kasi battery operated nga. Kahit sabihin natin bagong-bago, ganun ang mangyayari. Gawa na, nagdagdag nga tayo ng ilaw. Ay, pag dinagdagan nyo yung ilaw, ay di yun ang mangyayari. Malulubat.
At ayan yung dati niya, mga boss. Yan yung dating ilaw. Kasi lubat na nga. Dinala sa atin dito, mahina na. Hindi na siya halos bumusina. Tapos kapag ka iniilaw mo yung headlight, mga boss, oh, sumasabay na siya sa winker. Sa kanyang flasher. Oh. Nagkukurap-kurap na, mga boss. Yun ang problema nito dati. So ngayon, mga boss, na full wave na natin. At yan. Ah, ito yung binanggit ko sa inyo kanina. Basta yun ay naka-battery operated, mga boss. Ang mangyayari dyan, malakas siyang mag-discharge. Kaya, masisira yung battery nyo agad. At yun, na-full wave na nga natin. Paanda rin na natin. Tapos susukatin natin yung kanyang voltage na dinalabas or nilalagay yung kinakarga rin sa battery. Dito, mga boss, ayan, oh, ano na siya, lumakas na, konting andar pa lang. So ibig sabihin, mga boss, kahit hindi pa natin sinusukat yung kanyang charging, ay makikita na natin yung pinakang output niya, biglang lumiwanag, ibig sabihin malakas na. Tapos susukatin na lang natin mamaya. Once na naka-full wave na, mga boss, yan, hindi na yung magluloko. Magluloko man yan, magkaroon ng loose connection doon sa pag-aahinang, doon sa pag-a-full wave, or masira yung regulator. So yun naman ang magiging problema niyang kasunod kung magkaroon nga ng problema yung naikabit natin. Pero matagal pa yun, mga boss. Kaya dito, mga boss, pag sinukat na kung ilan yung kanyang charging, ayan, nagti 13 volts na pataas. So ibig sabihin, hindi na niya kayang lubatin yan. Kahit yung nakalagay na load dyan, pag sabay-sabayin pa ng nakabuhay or gamitin, hindi yan bababa ng 12 volts yung karga niyan. Tapos, kaya yung kanyang MDL ay medyo malakas sa battery. Magkasama kasi yung yellow at saka white na kulay niyan. Doon sa pinakang bright. Kaya yon medyo, pag yun ang ginamit tapos nag-open ka ng headlight doon sa switch, malakas nang bumawas ng kuryente yun sa battery. Kaya ang tendency, malulubat. So, masisira na yung battery mo. Magpapapalit-palit ka. Magpapaulit-ulit ko ng gawa. Kaya kapag ka, yun nga, sinasabi ko, kapag ka nag-upgrade kayo ng mga ilaw, diretso full wave na yung mga boss. Kahit kayo magpalaki dyan ng battery, malulubat pa rin yan. Ang ginawa nga pala dito, mga boss, ginawa lang fast charging at tinanggal nila yung kulay dilaw doon sa socket nung galing sa stator. Kaya lang, hindi kaya yun. So, full wave, mga boss, at yun ang solusyon. At yun, ipahabol ko na rin, mga boss, baka magkaroon kasi na may mag-comment, baka sabihin copycat tayo dun sa kulay black na pinuputol sa pag-full wave. Ito, mga boss, ayan, medyo matagal na itong barauan na siniservice ko. Ganyan lang kadumihan, makikita nyo, walang bukas yan, hindi ko binubuksan. Kasi matagal na nga, kung kailan ko na lang ito magawa. Pero matagal na naka-full wave ito, na black and yellow yung tinatanggal natin. So ayun, nakahang yung kulay dilaw, mga boss. Papakita ko lang sa inyo. Baka sabihin nga na copycat tayo kasi may naglabas na video, may nagtanong sa akin tayo na subscriber, mga boss, kung totoo raw yung sinasabi. So ito, mga boss, yun. Basta matagal na tayo sa black and yellow na pinuputol. Yung black and yellow, mga boss, kadugsong niyan dyan ay kulay dilaw dyan sa sakit na yan. So para kung gaano katagal yung regulator na yan, mga boss, ganun na rin katagal kung ginagawa yung black and yellow. So madumi lang, mga boss, kasi sariling motor.